Amen. Mommy. The floor is yours, madam. Magandang tanghali sa ating lahat. Maganda ka pa po sa tanghali. 11 pa pala. Salamat naman at first time kong mag-preach. Dahil binigyan ako ng assignment. It's part of training. Amen. Yeah. Amen. Praise God. Pero pag may pagkakamali ako, walang pagkakamali sa Lord. That is first time eh. Ang tatalakayan natin sa araw na ito ay ang text Psalm 86 15 to 17. Ang sabi doon is But you, O Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Turn to me and have mercy on me. Grant your strength to your servant and save the son of your maid servant. Give me a sign of your goodness that my enemies may see it and be put to shame. For you, O Lord, have helped me and comforted me. Amen. Bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, prayer muna. O Diyos, Ama naming magkapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, at binigyan mo kami ng pagkakataon sa araw na ito, Father God. Ama, tinataas ko po ang nasa ang aming kapatiran, O Father God, na lahat ng naririto, O Father God, na Ikaw ang humipo ang bawat puso't isipan ng bawat isa na naririto, O Father God. At Ama, Ikaw po ang manguna sa amin. Ikaw po, O Ama, ang mag-guide sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, O Father God. Ama, sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat para lahat, Ama, sa iyong kabutihan at sa iyong kapangyarihan, Ama. At Ama, gamitin mo po ako, O Father God, as your na magbahagi sa iyong salita, O Father God. Wala akong alam-alam, O Father God, pero Ikaw, O Ama, ang gagamit sa akin, O Father God. Amen. Wala akong karapatan na magbahagi sa iyo, O Father God, kung wala ka sa buhay. Amen. Amen. Ama, narito po ako sa iyo, O Father God, na humihingi ng kapatawaran ng lahat ng aming makasalanan, O Father God. At Ama, narito po kami na magmuni-muni sa iyong masalita. At Ama, wala akong lakas, wala akong kapangyarihan, wala akong galing na magbahagi sa iyong salita. Pero Ikaw, O Ama, ang gagabay sa akin. Basbasan mo po kaming lahat, O Ama. At basbasan mo po ang words na iyong, ang word mo, O Father God, na maunawaan namin at maisabuhay namin araw-araw. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang title ng ating natin is The Character of God. So, what are the character of God? A. God is holy. Can you please read the Revelation 4, chapter 4, verse 8? God is holy. God is holy. Revelation chapter 4. Revelation chapter 4. Verse 8. Gusto ko sa'yo din. Revelation chapter 4 verse 8. Ang bawat isa ay may tagpahanin, napakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Amen. How holy our God. Siya lamang ang holy. So, pupunta naman tayo, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 2 verse 2. 1 Samuel? Yes, 1 Samuel chapter 2 verse 2. Samuel? First Samuel chapter 2 verse 2.
ng banal. Wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Yes, in English is there is none holy like Lord, like the Lord. There is none besides you. There is no rock like our God. So, talagang napakahuli ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa 1 Samuel chapter 2 verse 2 is walang ibang holy kundi ang Panginoon lang. Kaya ang masasabi ko lang sa chapter na to, huwag kang mag-judge sa kapwa mo na ikaw hindi ka holy, hindi ka banal. Wala. Kasi nga, ang huli lang is ang Panginoon. Amen. Ngayon, kasi once na mag-judge tayo sa kapwa natin na hindi siya holy, kasalanan din yun. Kasalanan. Kasi nga, ang sabi ni Lord, dito siya lang ang holy, di ba? Kaya wala tayong karapatan na magsabi ng, oh, hindi siya banal. Wala. Katulad ng may ikukwento ako sa akong pamangkin. Isa siyang talagang siya ng Pentecost. Laging naghahawak ng Biblia. Laging nag-church. Lahat sila. Ngayon, kadama kayong makita siyang naka-short na babae. Sinasabihan niya lang, oy, hindi siya banal. Ngayon, sa kakasabi niyang gano'n, siguro nag-ano na yung Lord sa kanya. Kasi nga at the end, siya na ngayon ang hindi banal. Kasi, iniwan niya yung asawa niya at ng babae. Pero sad to say, yung church nila mismo, inalaw. Kumbaga, hinayaan. At inanong pa nila, doon pa nila binaptize yung mga anak nila ngayon. Kaya napaisip ako sa ito nga yung holy na yung first Samuel, totoo nga na hindi dapat tayo magparata. Kasi pag hindi natin alam yung yung pagdating ng araw, kung hanggang saan tayo magiging holy. Kaya ito ang kaya dito ko nakita ang kung gaano kahuli ang Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon hanggang sa katapusan, forever na holy siya. Kaya tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magiging holy. Kaya hindi dapat tayo magsabi sa kapwa natin na hindi siya banal. Just pray. Pray Amen. For her. Amen. Pray for them. Yes. Na makita nila yung ginagawa nila na hindi kaaya-ayan sa Panginoon. Pero may din tayo, yung pagsabihan lang ng maganda, hindi yung i-judge mo siya kaagad na hindi siya kung yun lamang po makakapatid. At sa number 2 is God is faithful. Letter A ba yung sinabi ko kanina? Yes. Okay. Letter B, God is faithful. Isaiah 25 verse 1. Isaiah chapter 25 verse 1. Oh Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things planned long ago. You have made the city a heap of rubble, the fortified town a ruin, the foreigners a stronghold, the city in the war. It will never be rebuilt. See? How good. When we say God is faithful, it means He is completely trustworthy. He is perfectly faithful. See? The prophet Isaiah wrote in Isaiah 25 verse 1. So, He is a marvelous thing. Things planned long ago, because God is faithful, we can always rely on and trust in Him. God's faithfulness means He will never abandon us.
if we deny Him. As long as we're alive, we always have an opportunity to repent for sins and return to the Lord in faith. So, saliksikin natin ang ating nagiging faithful ba tayo sa Panginoon? Kasi siya lang ang faithful eh. Kagaya ng ano, yung nasabi ni Anne. Iba naman yung kay Sister Marlene. Hindi naman siya, wala lang kayong communication ba? Iba lang kami sa telepathy. Oh, I see. Kasi yung katulad ng aking asawa, unfaithful. They are not totally faithful and not to be trusted. Kasi nga, hindi sila totally holy. Hindi sila faithful. At hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Kaya nagiging unfaithful sila. Pero mas sama ng loob is nakakahinayang is yung may alam ka na sa Lord pero andyan ka pa rin, hindi ka rin faithful. Katulad ng pagtatayt, katulad ng pagsasama ng mag-asawa, di ba? Napaka-unfaithful natin kahit alam na natin. Kahit nag-Lord, mag-Lord ka dyan, pero hindi ka naman sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya, ito sana ang anuhin natin na magiging faithful tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay napaka-faithful sa atin. Kasi nga, di ba, siya lahat ang kahit na makasalanan tayo, di ba, inaano pa rin tayo. Kasi nga, faithful nga siya eh. Napaka-faithful niya. Kaya sana, masunod natin yung pagka-faithfulness niya. Lahat ng kautusan niya, lahat ng turo niya is susundin natin. Pero susundin natin kung ano man yung inuutos niya sa atin. Katulad nung minsan din naman, ako naman naging unfit. Nung inutusan ako ng pastoraan na mag-prayer ng closing prayer. Anong ginawa ko? Inutusan ko si Sis Joey. Isa na yun yung pagka-unfaithfulness ko. Kaya sabi ko, may tama na naman yung ano ko, Lord. Pinakita mo na naman sa akin yung faithfulness mo, pero ako, hindi ako naging faithful. Kasi nga, hindi ako sumunod sa utos. Pero, nandyan naman si Lord eh. Laging nakakaunawa sa ating lahat. Amen. Pero, and I pray na magmula ngayon is magiging faithful na tayo. Amen. Amen. The one who calls you is faithful and he will do it. Yes. Amen. 1 Thessalonians 5:24. Bilisan natin. Clear time. Punta na naman tayo sa letter C. God is merciful. C. Merciful. Isaiah. If you are faithful, God is merciful to you. If you are trustful, God is merciful to you. In Deuteronomy chapter 4, verse 31. For the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your forefathers, which he confirmed to them by oath. Amen. Amen.
So napaka-merciful ang ating Panginoon. He will not leave us or He never destroy us. Na kahit tayo makasalanan, anong ginawa ng Panginoon? Diba inutusan niya ang anak na mag-save sa ating mga kasalanan? Ganyan siya ka-merciful. Sabi nga sa Mark 10:18, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." See? Siya lang ang napaka-merciful. So, how God demonstrate His goodness? How God demonstrate His goodness? Letter A, by His provision. Philippians chapter 4, verse 19. Hey, by His provision. Philippians 4:19, chapter 4, verse 19. Amen. Lakasan mo, sis. My God. My God shall supply his needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Amen. See, napaka ano niya. All our needs, He will supply. Talagang isusupply niya. Amen. Diba? May bonus pa yan. Naranasan niyo na ba yung walang-wala ka na? Talagang walang-wala ka na, as in, ang dami mong utang. As in, ang hihingi pa yung nasa Pilipinas. Diba? Walang-wala ka na. May testimony ako dyan sa kaano ng Lord. Nung gusto ko pumunta ng church, alam ko yung pera ko, 10 cents na lang. Pero bakit ako nakapunta ng church? Dahil may ginamit ng Panginoon para makapunta ako. Wala talaga akong pera. Wala. Pero by faith, alam ko, magpo-provide ang Lord. Kasi ang nasa heart ko ay mag-serve sa Kanya, ay magpuri sa Kanya, sa Kanya. So, He provide a person na para magbigay sa akin ng pamasahe doon. Nakakain pa ako, may pera pa ako pa uwi. Tingnan mo, kabutihan ng Diyos. 10 cents lang talaga pera ko. Yes. Promise, ito. See? Wala akong pera. Wala talaga akong pera. Pero may gold ka. Bigay niya. Bigay niya. See? Nandyan siya lagi. Lagi tayong, may ginagamit siyang tao eh. Minsan nga, ginagamit din niya yung hindi mo kilala eh. Yes. Kasi may nahanasan ako. Kasi nga, wala na akong pamasahe. Kulang ng $2 yung pamasahe ko. At hindi mo tinawagan. Hindi, noon pa yun. Yeah, ano pa yun? Hindi pa ako Kristiyano. Wala akong pamasahe papuntang St. Joseph kasi nagsi St. Joseph pa ako noon. Pero, at least, kahit na naman na talagang pag tinawag mo ang Lord, talagang kung sino ka man, kahit masama ka man, kung once na humingi ka sa Panginoon, may gagamitin siya. At may ginamit na siya. Mga kapatid, kasi sabi niya, ewan ko, bigla niyang naisip na, saan ka? Hindi ko naman siya kilala. Tapos sabi ko, pupunta saan akong magsisimba, kaso wala akong kulang yung pamasahe ko, sabi ko. Magkano ba ang kulang? $2. As in, binigyan niya ako $2. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Balik mo? Oo. Ay, mabalik? Oo, talagang hindi ko kilala yun. Kaya noon naman, ha? Pagpabalik ko na, kaya pabalik ko. Pabalik, nilakad ko na. Wala kang friendship. Pero at least, sa paglalakad kong yun, pagdating ko sa destination ko naman, may nagbigay sa akin ng tinapay. Praise the Lord. God is faithful. Kasi nga, wala dati akong pang-dinner, di ba? Wala akong pang-dinner. Hanggang sa nakita ako ng Philippine products na may-ari, na ikwento ko sa kanya. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Yun! Kumuha siya ng 100, binigay niya sa akin, sabi niya, next time mag-holiday ka, itong gamitin mo. Kaya, doon talaga, pag humingi ka talaga praise kay Lord. Amen.
talagang ano yun? Lakpakan natin ng Diyos. Hindi mo malalang bigla na lang na may ipo-provide ang Lord. 'Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Amen. So let's go to letters B. By His guidance. He guide us to walk in the light. And letter C, by His grace. By His grace, Ephesians 2, chapter 2, verse 8. Ephesians 2, chapter 2, verse 8. Okay, for it is by grace. For it is by grace. You have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God. Amen. So, through faith. Wala naman, hindi naman maano nito pag wala tayong faith, diba? So, the best important is our faith to our God. And this not from ourselves. It is gift from God. Pero, masisid ba tayo? Oo nga. May faith na tayo. Pero, ginagawa naman natin yung hindi ka nais-nais. Diba? Hindi naman tayo masisip yun. Oo nga, by grace nga ang Panginoon. Paano siya magiging grace sa'yo kung ikaw naman is talamak ka? Ikaw naman, hindi mo siya tinanggap. Hindi mo siya ina-accept na siya ang Lord. Paano kanya magiging grace? Diba? Ngayon, kung kahit natalamak ka, kung nagsisi ka, nagrepentance ka, at hindi mo na ginawa yung mga ginagawa mo dati, yun. Yun ang magdadalo yung sinabi ni Lord na, by grace of God. Paano siya mag-i-grace sa'yo? Nagrepent ka na. Tinutuloy mo naman yung ginagawa mo, hindi ka nais-nais sa kanya. Paano ka masisip? Diba? Ganun ang paniwala ko eh, na once na tinanggap mo kasi ang Panginoon at once na sumunod ka sa mga utos niya at sumunod ka sa kanyang liwanag, yun, dadaloy ang grace, diba? Hindi lang as in faith. Kasi ang faith, pag faith lang na walang gawa din, is patay. So we need have a faith with action. Yun ang the best na ano na magkasama, hindi lang puro faith. Kailangan as in may ano tayo. Faith without action. Yes. Faith without action is useless. Yeah. Faith without action is nothing. So we need to work with it. To work together. By faith with Amen. Action. So, dyan na lang tayo magtatapos mga kapatid sana at naunawaan nyo yung first time. Hindi halatang first time. Yes, amen. Oo. So, our conclusion for today is ang pagmuni-munian natin is yung Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Yun sana ang ating pagbulay-bulayan sa araw-araw para makasunod tayo sa Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat. God bless! Thank you, preacher. Thank you, sister. May natutunan mo